Emily Ipalan. So si Emily. Hi guys, welcome to my channel and welcome to Amanako. So for today's video, isasagot na naman tayo ng katanungan dito sa ating question and answer vlog. At pasensya na, medyo minsan na ako nag-a-update sa aking YouTube channel. And ito na nga tayo ngayon, nasagot tayo ng ating katanungan. Pahinaan ko lang saglit ang aking Okay. So ang ating sasagutin for today is walang iba kundi si Emily Ipalan. So si Emily Ipalan. Okay, ang kanyang tanong is, hi sis, ask ko lang kung ilang taon bago magiging legal sa France. Pwede na bang kunin ang anak if ever na may papel ka na? Ayan. Hi sis Emily, Emily, thank you sa iyong sa iyong comment, sa pag-iwan mo ng comment dito sa aking video na pwede ba ang TNT dito sa France at Monaco. So ayan, salamat sa pag-iwan mo ng comment dito. Pagdating sa papers naman is wala po akong alam talaga, kung hindi po talaga natin matatansya kung hanggang ano, kung ilang taon bago ma-approve ba yung inyong papel. Depende po yon sa inyong mga documents, sa inyong requirements na meron kayo as declared na. Yan ang pagkakaalam ko, but I'm not really sure. Pero once na nandito ka na, magtanong-tanong lang po kayo. Kasi ang papel ko kasi ay Monaco. So iba ang papel ng Monaco at France. So mostly na nandito na mga kababayan. Patay natin yung ano. Mostly na mga nandito na mga kababayan natin sa Monaco na nagtatrabaho sa Monaco, ang papel nila ay French and Italian. Mga kababayan, mga Pinay. So ang ginagawa nila is nagpa-process sila ng papel sa Italy or nagpa-process sila ng papel dito sa France. Hindi ko masagot kung gaano katagal kasi yung iba, may nakilala ako, 3 years na aproba na sila, 4 years, 5 years na aproba na. Yung iba is umabot din ng ilang taon, like 6 years. Depende siguro kasi sabi nila, dapat i-follow up mo na i-follow up. And kung ikaw ay bago, pag kayo ay bago pa lang dito, dapat mag-keep kayo ng mga kung ano yung mga patunay na nandito kayo, nagtatrabaho kayo dito, nagbabayad kayo ng tax dito, like pag namili kayo ng supermarket, yung mga Intermarché dito, or any ano convenience store na bumili kayo, i-keep nyo yung resibo. Kasi once na may resibo tayo, ibig sabihin taxpayer tayo. So i-keep nyo yun, and then kailangan mo may address ng France. May address ng France. Kung sa France nyo aasikasuhin nyo yung mga papeles. Kung sa Italy naman, kailangan nyo ma-address sa Italy. May babayaran kayo sa Italy. Parang ganun. Pero nandito kayo sa Monaco. So ganun. Nandito kayo yung trabaho sa Monaco. Pero ang papel nyo is ano. So pwede po yun. And then regarding naman sa pagdala ng anak. Yes, pwede po magdala ng... pwede na ba kunin ang anak if ever may papel ka na? Yes po, pwede mong kunin ang iyong anak once na may papel ka na. Pero yung iba dito, kahit wala pang papel, nakuha nila yung kanilang pamilya. So nakuha nila yung kanilang pamilya, kung ano yung process nila. Hindi ko lang alam pa kung paano. So I think pinatoris na siguro nila yung mga anak nila. Pero nandito sila, marami ditong matagal na sila dito pero walang papel.
Yung kanila naman kasi choice nila yon na hindi asikasuhin yung papel. Kasi nga, pag pa-process ng mga documents dito is napakamahal talaga. Kaya ang ginawa ng iba, wala lang, trabaho lang ng trabaho. And then, ipon ng ipon. Once nakaipon na sila, for good na sa Pinas. So, may mga ganun. May mga nakilala na ako ng yung kanyang pamangkin. Nandito yata for 6 years. And after 6 years, uwi na ng Pinas. Uwi na ng Pinas. At hindi na ano kasi ayaw asikasuhin yung kanilang papeles. Mayroon din dito na matagal na dito, ilang taon na talaga dito, marami ng ari-arian sa Pinas, hindi nagpa-process ng kanyang papeles dito kasi nanghihinayang. And okay lang din man sa kanya ang hindi umuwi dahil wala siyang anak. So parang dalaga siya, pero ay provide lang siya ng provide sa family, pamangkin, nagpapaalam mga pamangkin, nagbabayad ng bahay. So marami na siyang mga ari-arian sa Pinas. So tiyaga, lakasan ng loob kung kaya mong hindi umuwi sa pamilya mo o yun. Pero siyempre hindi natin nire-recommend yun kasi tayo gusto na magkakaiba kasi tayo ng ano principles in life. Yung iba, kayo lang ng kayo, basta ipon ng ipon, and then provide, padala, sa ipon para sa sarili nila, ipadala sa Pinas, parang ganun. So, nanghihinayang kasi yung iba malaki talaga ang ginagastos, pwera na lang kung makaswerte ka ng amo na mag-willing na suportahan yung paglakad ng iyong papeles. So, yun, like me, yun nga, pagkakaiba is muna ko ako. Mostly na mga kababayan natin is ang papel ay French. So, yun nga, kagaya ko, sa awa ng Diyos. Hindi naman ipagkaloob sa atin kung hindi galing sa Kanya. So, yun, sa awa ng Diyos, nakarating ako dito. Legal akong pumasok dito. Nagkaroon ako ng papel. So, kaagad-agad akong nakauwi. So, wala pang one year nakauwi na. Actually, dapat makakauwi na ako nun. Pero, dahil sa pandemic noong 2021, hindi ako nakauwi. Pero dapat uuwi na ako noon. So, ang ginawa ko, in-extend ko yung aking pag-uwi ng March. Dapat December, dumating ako dito ng April 2021. And then, dapat uwi ako ng December 2021. Pero nagkaroon ng problema pa rin sa pandemic noong time na yon na nagkaroon, na-cancel yung aking flight dahil close border yung Hong Kong kasi British Airways yung aking ano, so nagkaroon ng problema to Hong Kong, so kinancel yung aking flight. So ang ginawa, in-extend ko ng March 2022. Kaya noong year 2022, dalawang beses akong umuwi. Yung March ko, which is pang December 2021, so inuwi ko ng March, and then December 2022 umuwi ulit ako. So yun nga, thankful kay God na nagkaroon ako ng amo na inasikaso lahat. And ang aming kontrata is once a year ang uwi. So 5 weeks. So yun nga. Yun lang sis. I hope na nasagot ko ng maayos ang iyong tanong. And salamat ulit. So nga, so kung ilang taon, depende yon sa pag-process, depende sa mga requirements. Pero yun ang sabi ng aking kakilala na 4 years lang yung kanyang papel is finalu-up niya ng follow-up. Follow-up mo lang ng follow-up. And then yes, magastos ang pagkakaroon ng papel. Pero okay lang yun dahil worth it naman. Dahil once na may papel ka, makaka-uwi ka. Makakalabas-pasok ka. I mean, kung walang papel, makaka-uwi naman tayo. Pero yun nga lang, hindi na kayo makakabalik. Kasi wala kayong papel. So, if gaya ng iba na hindi na umuwi, nandito lang, hindi rin inasikaso yung kanilang papeles dahil ayaw nilang gumastos ng malaki, choice nila yon. So, yun, magkakaiba naman tayo ng, prinsipyo, 'di ba? So yun lang. And din sa pagdating sa pagdala ng anak, marami na akong mga nakikita, mga kababayan natin dito na wala silang papel, matagal na sila dito, nandito ang mga anak nila, nadala yung kanilang mga anak. Yun lang. Okay, I hope na nasagot ko ng maayos ang iyong katanungan, Sis Emily Ipalan. And yun lang,
yun lang yun. French and Italian paper ang mga kababayan natin na naandito. So, which is yun yun ang madali. Kasi kung Monaco, mahirap talaga ang Monaco at iilan lang ang na-aproba sa Monaco. Pwera na lang kung talagang desidido yung amo mo na papilan ka sa Monaco. Willing na bigyan ka ng bahay kasi yun yung required sa Monaco. Pero kung ano na, kasi once Monaco ang papel mo, hindi ka pwedeng tumira sa France. Samantalang pag France ang papel mo, pwede kang magtrabaho sa Monaco. Pwede kang tumira sa France. Once Monaco ang papel mo, like me, tatrabaho ka sa Monaco, hindi ako pwedeng tumira sa France. So kailangan sa Monaco lang ako, and I am praying talaga for the good health of my boss. Kasi matatanda na sila. Siyempre, pinipray ko pa rin yung long life nila dahil sagot nila ako, sagot nilang bahay ko, bayad ng mga amo ko. Dahil, knock on wood, kung ano man ang mangyari sa kanila, yung papel ko is Monaco, kung ano mangyari sa kanila, kailangan kong maghanap ng bahay ko dito sa Monaco. Kung hindi ako makahanap ng amo na sagot yung aking bahay, kailangan ko maghanap ng makahanap ng bahay sa Monaco. Dahil Monaco ang papel ko. At napakamahal ng papel sa Monaco. Kaya yung iba, mas pinili nilang mag-apply ng French or Italian papers, Italian documents. So, yun. May kamahalan. Sa Italy, mas mahal sa France kaysa sa Italy. Yung nga lang sa Italy kasi kailangan mo pang magkaroon ng address doon na babayaran mo. Wala nandito ka sa France. Wala nandito ka sa Monaco. So, kung sa Monaco, kung sa French naman, mas ano lang. Kasi nandito ka lang. Sa taas lang, France na. Sa taas lang. So, ano lang yun. Lahat ng mga kailangan, i-provide mo lang. Documents mo, mga taxes mo, resibo, address, resibo ng phone mo, phone bills mo. Lahat ganun lang kadali. Pero yun nga lang, sa pag kung gaano katagal, yun ang hindi natin alam. So, depende yun sa ano. Kailangan mo i-follow up na i-follow up. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit, Sis Emily. And then, hanggang dito na lang guys, ang aking video. Kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel at nagkataon na i-click mo ang aking video ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe. At kung may katanungan ka, mag-comment ka lang sa baba and sasagutin ko once na may oras ako. Okay? So, bye! See you in my next vlog!